katanungan, basihan ba ang estado ng buhay para masabi mong ikaw ay matagumpay na? Ah. Oo, ikaw ano ang opinion mo dito? I think ano, hindi kasi, 'di ba, when we define success, iba-iba 'yan eh. Parang kumbaga, subjective kasi ang definition ng pagiging successful. Halimbawa, successful ka dahil parang naging masaya ka sa work mo. Mm-hmm. I think yun yung pagiging successful. Pero I think yung pagiging, yung estado. Estado sa buhay, maaari dahil ito naman ay ipinangarap mo. Pero at the end of the day, magiging subjective pa rin yung pag-define mo ng success. So, yes. It's about the person who thinks that he's already successful even though wala pa siya dun sa normal na iniisip ng karamihan kasi, na estado ng isang buhay. Oo, kasi diba meron yung naging manager na pero parang sa tingin niya hindi pa rin enough yun. So, diba parang sa tingin niya hindi pa rin siya successful. Hindi pa rin siya masaya. Oo, yes. Kasi I think success also is about happiness, ano? If you're already happy, whether or not na-achieve mo yung mga bagay na inaasahan ng society na meron ka o magkakaroon ka, eh you're already successful. Pero hindi din naman natin winawala yung mga tipong in a way, yung estado ng buhay, makakapag-define pa rin yan ng success mo. Like if you own a building, you live on the comfort... Doon sa kwan? 34 ng condo. Anong tawag mo doon? Oh. Yung pinaka-suite, parang ganon. Tapos meron kang sasakyang 10, mga ganyan. May pera na hindi mo na alam kung saan mo siya igagastusin. Yan yung mga sinasabi nilang success para sa ibang tao, di ba? Oo. So, yun naman nga. Sabi nga, ang definition ng success ay subjective. Oo. Sabi nga rin dito, kapag na-achieve na daw yung goal, yun yung success. Paano pag ang goal mo, mapakain ang 10 milyong katao, pero walang-wala ka? Success pa rin yun kasi na-achieve mo yung goal mo. And success does not only define yung mga malalaking bagay. Yes. I think small successes we can also already include that dun sa listahan natin ng successes natin. Yes, halimbawa yung makapaglinis ka ng kwarto, pagkagising mo ng umaga, matupi mo yung iyong mga kumot, ginamit na pantulog, di ba? Nakakatuwa yun. In a way, success na yun para sa'yo, di ba? Kasi nga, isang taon kang hindi naglinis. Kaya success talaga matatawag yun. Yes, talaga. Lalo kapag ka naghugas ka ng pinggat sa kita mo, ay, nandun pala yung tasang hinahanap ko na itago ko lang sabay cabinet. Kasi 3 months ago. So, yun yung mga success, di ba? naging successful ka na ba sa paghuhugas? Hindi paghugas, paglilinis lang. Pagtutupi. Natuwa nga ako dahil nakapagtupi ako noong nakaraan. Yun lang yun. At least small things that matters. Small wins, kumbaga. Anyway, mga ka-MBN nga po, ang ating balitaktakan na kuabangan natin araw-araw, ano nga ba yung mga katanungan natin na kahit papaano hanggang sa ngayon, nagkakaroon pa rin tayo ng pagdududa, mga ganyan. Abangan natin yan sa ating balitaktakan. At ngayon naman, mga ka-MB, matuto muli tayo sa mga salita or lengguahe dito sa Northern Luzon para tayo ay hindi mawala Maligaw sa pagbili ng suman. Suman sa akin, isda sa'yo.